We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos siyang aram, kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Maya pagat panapon, kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Harold Reyes. Naimbaga malem. Live naman mula rito sa GMA Ilocos Station, ako naman po si Ivy Hernando. Executive order sa Ilocos Sur ukol sa floor price ng live weight na baboy, hindi umano sinusunod ng ilang hog raisers. Ang detalye sa report. Nag-aalaga na ulit ng baboy si Nanay Veronica ng Vigan City matapos tamaan ng ASF ang ilan niyang alaga noong 2021. Pero hirap daw siyang kumita sa kabila ng ibinabang executive order na nagtatakda ng floor price sa live weight na baboy. 200 pesos per kilo ang floor price o ang pinakamababang presyo sa farm gate price ng live weight na baboy. Sagad naman sa 300 pesos per kilo ang karne ng baboy. Pero ang floor price hindi nasusunod. Binibili kasi ng trader ng 160 to 180 pesos kada kilo ang live weight na baboy. Oo, nahirapan kami kasi mahal ang feeds ngayon. Pag magbenta ka ng baboy, mura. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, kung kokontrolin ang presyo ng feeds, kailangan din kontrolin ang presyo ng mais. Posible raw umangal ang mga magsasaka rito. Sa kasalukuyan, ang farm gate price ng mais ay 20 to 21 pesos per kilo. Batid ng Komite ng Agrikultura sa Provincial Board, hindi pare-pareho ang presyo ng live weight at lean meat sa lalawigan. Ginawa raw ang EO upang maging patas sa lahat ng negosyante na sinang-ayunan naman ng SINAG. Kaya dapat 100 lang ang pagitan ng buying prices at lean prices sa market. Pero tulungan yun, ano, yung mga farmers niya. So, positive sign yan sa mga magsasaka. Ayon sa presidente ng Vegan Heritage Hog Raisers Association, nasa kamay rin ng mga hog raiser ang karapatan sa floor price. Apilan niya sa kapwa hog raisers. Huwag tayong mapapaloko sa mga trader, no? Ibigay agad yung presyo na, no, na gusto nila. Ayon sa SINAG, ang average na presyo ng live weight sa Luzon ay umaabot ng 178 pesos per kilo. Kasama si Reynold Velasco, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Patuloy ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan. Nakaapekto yan sa halos buong Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, wala gaanong tsansa ng ulan sa northern at central Luzon, maliban sa ilang lugar sa Apayao, Cagayan, Mountain Province at Quirino. Delikadong pumalaot sa ilang baybayin ng northern Luzon dahil sa malalaking alon. 19 anyos na babae, hinostage ng kapitbahay sa Lagangilang Abra. Tutukan sa report. Nagkararamdam pa rin ng trauma ang 19 anyos na estudyante matapos siyang i-hostage ng kapitbahay sa barangay Nagtupakan, Lagangilang Abra. Ayon sa pulisya, nagpapakain ng aso ang biktima sa harap ng kanilang bahay nang persahang hilain ng sospek. Dinala niya sa bahay ng kapatid, itinali at saka nagdeklara ng hostage. Ingalot na lang sir, tapos pinainom na lang, tinanong, tapos pinunasan na lang girupak sir. Tinutukan na lang amin, tipalto sir, na minandi sir. Agad namang rumisponde ang mga pulis. Ang demand lang talaga is makakuha ng reporter ng GMA7. Unfortunately, ang sabi niya, dapat GMA7 na may van na may marka talaga ng GMA7 na van. So, sabi namin, so we buy time, kung ganyan ang demand, magagaling pa sa Manila yung GMA7 na gano'n.
Matapos ang halos 4 oras ng negosasyon, persahang pinasok ng mga otoridad ang bahay sa pamamagitan ng pagsira sa pinto sa likod. Nahuli ang suspect at nailigtas ang biktima. Na-recover mula sa suspect ang homemade caliber 22, 3 basyo at 20 bala. Pasensya na lahat ang nangyayari. May mga tao na nadamay na pasensya na. Kasi wala naman akong laban sa kanila. Yung isip ko lang, yung laban ko sa kanila, nilakas ng loob. Ayon sa pamilya, may pinagdadaan ng problema ang 44 anyos na suspect. Inihahanda na ng PNP ang reklamong isasampa laban sa kanya. Isa sa ilalim naman sa counseling ang biktima. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Inaabangan na ang Tanok ni Ilocano Festival of Festivals sa Ilocos Norte. Sumasalamin ang pagdiriwang sa kasaysayan, pamana at kultura ng lalawigan. Bahagi ito ng 205th Foundation Anniversary ng Ilocos Norte. Unang nabuo ang Tanok noong 2011 sa pamamagitan ni dating Governor at ngayon Senator Amy Marcos bilang bahagi ng kampanya na buhay ng cultural pride at pagkakakilanlan ng mga Ilocano. Huling nagkaroon ng Tanok noong 2019 bago ang pandemya. 21 bayan at 2 syudad ang magtatagisan sa Tanok ni Ilocano Festival of Festivals. Inaasahan ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa aktibidad na gaganapin sa pinabagong Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang tanim na papaya sa Dipakulaw, Aurora, pinipeste ng lintang kahoy. Narito ang exclusive report. Problema ngayon ng ilang magsasaka sa Dipakulaw, Aurora, ang pag-atake ng slug o lintang kahoy sa kanilang mga tanim na papaya. Inuubos daw ng mga peste ang dahon at puno ng papaya, kaya hirap silang makapagpatubo. Kwento ng magsasakang si Domingo Nesperos, inakala niyang mga daga ang umaatake sa kanyang mga pananim hanggang sa madiskubring mga slug o lintang kahoy pala. Aabot daw sa 100 puno ng papaya ang nauubos ng mga peste sa magdamag at problema ng mga magsasaka kung paano pupuksain. Mabilis halos yung isang maliit na puno mga nakakapit siguro, mga 20, 30, ganyan, na piraso. Ubusin nila hanggang dito sa kwan, dun sa pinakaugat niya. Nakarating na sa tanggapan ng Municipal Agriculture ang problema ng mga magsasaka. Pangkaraniwan dyan, nasa lupa lang yan, sumisiksik sila kung saan may mga sisiksikan, may mga sa ilalim ng dahon, mga kahoy. Yung hindi sila mainitan, doon lang naman sila nagtatago. Tiniyak ng MAO na tututukan nila ang problema. Pwede lang naman nilang gamitan yan ng ng mga insecticide, yung pagkain ng mga granular na insecticide. Papalibot lang nila doon sa papaya para pagka nadaanan nila, mamamatay na sila. Joan Ponsoy, 1 North Central Luzon. Bako-bakong daan at kawalan ng street lights, problema ng ilang residente sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. May ulat si Claire Lacanilaw. Mahirap sa mga residente, lalo na ang mga magsasaka, ang mabato at bako-bakong daan sa barangay Inlambo, Mangaldan, Pangasinan. Mahirap man ang pagtagulan. Mahirap dumaan, hindi ka makadaan. Mahirap din po para sa amin po kasi kumbaga dito po talaga yung main road po namin talaga na labasan po ng mga produkto po namin. Sana po kung sakaling may chance po na magawan po, mas maganda po. Para po maginhawa po yung mga lahat po ng magsasaka nilang po sa amin. Bukod dito, problema rin ang kawalan ng street lights, lalo na sa mga interior road. Gagamit kami ng flashlight. Kami ni Mrs. nga, gabi-gabi, umuwi dito, flashlight ang gamit. Nakakatakot din, minsan may mga ahas. Ang ginagawa nga namin, nagbubuta lang kami para sigurado. Batid ng barangay na hindi maayos ang farm-to-market road sa lugar. Planong idulog ng barangay ang problema sa lokal na pamahalaan. Sa ngayon, target naman na mailagay ng barangay ang aabot sa 48 na streetlight sa lugar. Mapaluwag ito hanggang doon sa Angalakan kasi dito nagmumula karamihan. Dito nagmumula lahat ng produkto ng barangay Lambo. Madaling hagutin papunta sa kanilang bahay, ganyan.
ma'am, o sa market. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Iba't ibang ritual ng mga Ibaloy ipinamalas sa selebrasyon ng Ibaloy Day sa Baguio City. Mula sa Baguio City, may live report si Russell Simorio. Russell. Sige, napuno ng kasiyahan ang pagdiriwang ng Ibaloy Day dito sa Baguio City at kanina muling ipinakita ng Ibaloy community ang yaman ng kanilang kultura, tradisyon at mga ritual. Mula sa Upper Session Road hanggang sa Burnham Park sa Baguio City, ang parada ng iba't ibang grupo para sa pagdiriwang ng Ibaloy Day. Ang iba, pumarada sakay ng kanilang kabayo. Kabilang sa mga nakiisa sa parada, ang proud Ibaloy na si Pilando Minzi. Itong unang suot yung mga ninuno namin. Kaya ito rin ang sinusuot din namin ngayon. Sa Ibaloy Heritage Park, nagsama-sama ang Ibaloy community para sa isang programa na sinimulan sa mga ritual gaya ng katutubong sayaw na tayaw na sinundan ng pagkatay ng baboy na pinagsaluhan ng Ibaloy community. To remind us as here in Baguio, Ibaloy here in Baguio, na adatayo pa lang, we're existing. February 23, 1909, nang formal na kilalanin bilang original indigenous people ang Ibaloy, nakilala rin ang Ibaloy community dahil sa paglaban noon para sa kanilang ancestral land. Kahit nasa modernong panahon, hindi raw mapapatay ang kultura, kasaysayan at mayamang tradisyon ng Ibaloy community. Magtataka ka na kahit lumilipas ang mga panahon at mga araw at pumapasok ang mga bagong kultura, nananatili pa rin ang mga katutubong kultura, pero siyempre nag-a-adapt na rin siya ng mga impluensya ng mga tagalabas. Si Jay dito sa may Ibaloy Heritage Park, nagpapatuloy pa rin itong ang pagdiriwang ng Ibaloy Day at kanina nasaksihan din natin na patuloy pa rin yung sayawan at kantahan ng Ibaloy community. Samantala, karagdagan lamang detalye, handang-handa na all systems go na ang BFFI para sa dalawang malalaking aktibidad ng Panagbanga Festival sa weekend, ang Grand Street Parade at Grand Float Parade. At sa mga oras na ito ay patuloy nang naghahanda ang mga contingents. Live mula rito sa Baguio City, yan muna ang latest. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Russell Simorio. No stranger to action scenes, si Sparkle star Kylie Padilla na muling ipapakita ang galing sa bakbakan at martial arts sa upcoming mega series sa primetime na Mga Lihim ni Orduha. Pero ang kanyang paghahanda, hindi lang daw physical, kaya yan ang ating pakaabangan. Mga kapuso, 4 days na lang lalaban ng mga tinakda at sisimulan na ang kanilang misyon. Mga Lihim ni Orduha ngayong February 27 na sa GMA Telebabad. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Cyber cops itatalaga sa Ilocos Sur dahil sa tumataas na bilang ng cyber crimes. Narito ang report. Dahil sa mabilis na pag-usbong ng iba't ibang teknolohiya, high-tech na rin ang paraan ng panluloko ng iba. Si Nanay Zenny muntik na raw mabiktima nang makatanggap ng text na nanalo siya ng malaking halaga ng pera. Nga ibagada nga siyakot na nga bakak. Reward. 1 million kasiya eh. Ko, siyak mod. Apay eh, nangabakak nga rin kumako. Kamakailan isang nanay rin ang nabiktima sa Ilocos Sur matapos magpadala ng malaking halaga ng pera sa nagpakilalang anak niya na umano'y na-aksidente ngunit hindi naman pala. Ang mga katulad nilang biktima ng scam ang layong matulungan sa ipinatatayong cybercrime office ng Ilocos Sur Police. Nasa 90% na yung finishing nito. We are targeting this before the anniversary of anti-cybercrime sa March 18. Nakipag-ugnayan na ang PPO sa mga LGU. Natugunan ang pangangailangan ng mga high-end equipment tulad ng computers at laptops. Kailangan din may counterpart tayo. And that is the queue na we can request cybercrime investigators sa ACG. Kasi yun ang usapan namin actually
sa leadership ng anti-cybercrime. Aminado ang PPO na tumataas ang bilang ng naitatalang cybercrime at ito ang nais nilang maaksyonan. Kasama si Reynold Velasco, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. 8 feet na sawa na higit 5 taon ng inaalagaan ng isang taga-Kalasyaw, ipinasa kamay sa DENR. Narito ang report. Maliit pa lang ang sawang ito nang mapadpad sa bahay noon ni Jordan sa kasagsagan ng baha sa Marikina taong 2017. Inalagaan saka dinala sa kanilang tirahan ngayon sa Barangay Mancop, Kalasyaw, Pangasinan. Ngayon, nasa 8 talampakan ng haba ng sawa at mahigit sa 30 kilos na ang bigat. Nabibigyan naman daw ng sapat na pagkain ang sawa. Pero dahil hindi na umano matustusan ni na Jordan ang pagpapakain, nagdesisyon na silang ipasakamay ito sa Department of Environment and Natural Resources o DNR. Masyado nung mabigat yung kinakain niya. Sakit na sa bulsa kaya naisipan na namin i-turn over. Gusto na namin i-turn over kasi medyo malaki na. Natatakot na rin kami. Pero binigyang diin ng DNR na hindi basta-basta pwedeng mag-alaga ng wildlife. Kailangang makakuha muna ng permit lalo na kapag nabili ang mga ito. Kukuha sila ng permit sa DNR na Certificate of Wildlife Registration. Pero yun, ma'am, nire-register lang namin kung ang source niya ay legal. Kung binili niya, dapat may Certificate of Wildlife Registration din po yung binilan niya. Pero kung sakali umanong napulot o napadpad lamang sa lugar ang wildlife, hindi ito pwedeng kunin upang alagaan, bagkos pakawalan na lamang sa kanilang natural habitat. Maaring sampahan ng kaso alinsunod sa RA 9147 o Philippine Wildlife Act ang sinumang nag-aalaga ng wildlife na walang dokumento. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Joan Ponsoy, 1 North Central Luzon. Makatotohan ang impormasyon at paglaban sa fake news, itinuro sa mga aspiring journalists sa Dagupan City. Sundan sa report. Makabago at makabuluhang impormasyon. Live mula sa news. 7 taong gulang pa lang si Johnstone, pangarap na niyang maging isang mamamahayag. At ngayong graduating na siya sa senior high school, unti-unti na raw niyang tinutupad ang pangarap na maging instrumento sa paglalahad ng makatotohanang impormasyon at daan para malabanan ang problema sa fake news. Ayoko, pinangarap ko rin po talaga. Sinasabihan nila, uy, bagay ka dito, ganyan, ganyan. Parang doon na lang din po ako naging interesado sa radio broadcasting. Matapos ang 3 taon, muling isinagawa ang Division Schools Press Conference o DSPC. Naging tulay ito ng Department of Education para ituro sa mga aspiring journalist ang malaking kaibahan ng katotohanan sa chismis. Tunay nga raw na sandigan ng malayang pamamahayag ang makatotohanang impormasyon. Yun ang kailangang linangin at i-develop sa mga bata since kailangan natin what is true. 70% sa mga kalahok sa DSPC unang beses sumali sa kompetisyon pero hindi raw ito hadlang para maibahagi at magampanan nila ang pagiging tunay na sandigan ng tapat na pagbabalita. Ito po yung pagiging first time po namin sumama dito, yun yung challenges na parang hinaharap namin. Kasama si Daryl Piralta, Jasmine Gabriel-Galban, 1 North Central Luzon. Matapos ang elimination round ng NCAA Season 98 Juniors Basketball Tournament, sa final team standings, 4 na kupunan ang nagtala ng parehong win-loss record na 6-3. Ang College of St. Benilde, LaSalle Green Hills Greenies, Mapua Red Robins, San Beda Red Cubs, at San Sebastian Staglets. Dahil dito, magkakaroon ng playoff games para malaman kung aling 3 kupunan ang makapapasok sa semifinals. Siguradong pasok na ang number 1 seed at may twice to beat advantage ang Letran Squires. Pasok na rin sa Final 4 ang San Beda Red Cubs matapos talunin ng San Sebastian Staglets sa score na 93-80. Susunod na makakaharap ng San Beda ang Mapua Red Robins nitong Lunes. Ang matatalo ay siyang makakalaban ng top-ranked Letran Squires sa semifinals. Abangan sa NCAA Season 98 Juniors Basketball Playoff Games tuwing Lunes at Huwebes 2:30 ng hapon sa GTV. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Mga job order employee at contract of service, target na ma-enroll sa SSS. Sundan sa report. 7 taon ng job order employee ang 40 anyos na si Arlene De Los Santos. Dahil job order employee, siya mismang naguhulog ng kanyang SSS contribution. Ginhawa raw sana para sa kanya kung maikakaltas na lang sa kanyang sahod ang buwan ng kontribusyon sa SSS. Masaya po pag ganun sana pa, kasi po pag ikakaltas po nila, wala ka na pong problema. Hindi mo na mamalayan, nakabayad ka na. Ang kagaya ni Arlie na job order employee ang target ng SSS na ma-enroll sa Kaltas Collect na programa ng ahensya. Bukod sa job order, kabilang sa nais ma-enroll sa programa, ang contract of service at mga opisyal ng barangay. Sa pamamagitan ng SSS Kaltas Collect Program, papasok sa kasunduan sa SSS ang lokal na pamahalaan para ma-enroll ang lahat ng JO, COS at mga opisyal ng barangay. They don't need to go to the office para magbayad ng isa-isa. So we go there to their RGUs and collect their monthly contributions. Sa ngayon, 7 lugar sa Pangasinan, kabilang ang Dagupan City, ang meron ng MOA sa SSS para sa Kaltas Collect Program. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. Patay ang 18-anyos na lalaki matapos sumanong matuklaw ng ahas sa Barangay Darasdas, Solsona, Ilocos Norte. Nakilala ang biktima na si John Lloyd de la Cruz. Ayon sa nanay, nagpunta raw sa bukid ang biktima para manghuli ng ahas. Hinihinalang natuklaw matapos sumilip sa butas. Nagpasaklolo pa raw sa mga residente matapos manikip ang dibdib at nanghina ang katawan at kalaunay binawian ng buhay. Madalas daw manghuli ng ahas at nilalaro kung saan ginagaya ang mga napapanood sa social media. Ito magbibuya naman, tultulado naman. Ito magbibuya sa yucho, tultulado naman. Aman ma'am, baka iso patay mo lahat, mungo namin untang mi pay, untang pera, kabalis ko. Julian San Jose at Barbie Forteza, maraming natutunan sa kanilang pagganap sa Maria Clara at Ibarra. Tungayan sa report. Lubos ang pasasalamat ni Nakapuso Stars Barbie Forteza at Julian San Jose sa mga sumusuporta sa Maria Clara at Ibarra. Masayang ibinahagi ni na Barbie at Julie ang kanilang mga natutunan sa kani-kanilang roles sa GMA Hit Historical Portal Fantasy Series. Playing Clay has become very personal to me na rin. So, sa pagganap bilang Clay ay dinala ko rin talaga si Barbie sa dalawang nobela. So sabay kami natuto. Habang pinoportray ko si Maria Clara, nakita ko yung growth niya as a woman. Through Maria Clara at Ibarra, through the show, naging totoo siya sa akin, naging tao si Maria Clara, and for sure sa maraming mga tao talaga. Samantala sa pagbabalik ni Clay sa real world, tuluyan na kayang magkakahiwalay ang kanyang ina't amain? Gagawa naman si Clay na extensive book report kaugnay sa kanyang mga natutunan sa dalawang libro ni Dr. Jose Rizal. Papasa naman kaya ito kay Mr. Torres? Abangan ang mga nalalabing kaganapan sa makasaysayang huling dalawang gabi ng Maria Clara at Ibarra mamayang 8 p.m. sa GMA Telebabad. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ganda ng caves, hot spring at rock formations, dayuhin sa tinaguriang Blue Water Lagoon sa Bagaw, Cagayan. Ating pasyalan sa report. Ganda ng kalikasan ng pag-uusapan, hindi pa huhuli ang bayan ng Bagaw sa probinsya ng Cagayan. Best place at must to visit ng mga nature lover ang lugar dahil sa mga makapigil-hiningang tourist attraction na tunay ngang kahali-halina. Sa pagbiyahe pa lang sa lugar, dama na ang sariwang hanging dulot ng lunti ang kapaligiran. Top of the list sa itinerary ang Blue Water Falls and Cave. Sa ganda ng lugar, picture perfect at Instagrammable ang bawat anggulo. Mamangha rin sa majestic view ng mga rock formation sa Bagaw. Tiyak ding mag-e-enjoy sa water sports adventure sa Bagaw River at maging sa hot spring. Mapapasabi talagang hashtag experience Bagaw. Pag nature lover po talaga, maganda po talagang pasyalan dito sa amin, ma'am. Bale, nakaka-proud po na dito sa amin po, siguro po dahil po nasa malapit po kami sa Sierra Madre, kaya marami pong pwedeng pasyalan dito sa amin.
sa pagbisita sa bayan ng Bagaw, simple lang ang hiling ng lokal na pamahalaan. Panatilihing malinis ang lugar, kasabay nito ang pagrespeto sa ganda ng kalikasan. Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Ilaga at Gitnang Luzon, maging mga kapuso natin abroad, dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Ilaga at Gitnang Luzon. Ako po si Harold Reyes. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ivy Hernando. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.